ng mga alagad ng Panginoong Jesus, no? Na talagang we are in a fire, no? Pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Because the Word of God sustain us. The Word of God, no, teaches us kung paano mabuhay na makapangyarihan. Amen. Sino dito naniniwala siya'y may kapangyarihan? Amen. Mula sa Diyos. Amen. The power that comes from God. Pag sa Biblia po, pag sinabing power, it always comes from God. Na wala nang iba. Wala nang ibang source. Sabi doon sa concordance or sa Tyndale Bible Dictionary, it defines the power, ability to do things. No? The ability to do things, na tayo ay may abilidad na gawin yung mga bagay na kamangha-mangha. Amen. Magagamit tayo ng Panginoon. No? By virtue of strength, skill, resources, or authorization. Pag sinabi rin natin power, mga kapatid, meron tayong authority. Amen? Ikaw ay nasa posisyon. Nilagay ka dyan ng Panginoon. Hindi ka lang niya tinawag. He ordained you on that position in your family, no? In the ministry, in the community, no? At dito sa ating bansa, to proclaim the praises of Him, no? Na mag-manifest sa atin yung kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit. The Bible says, a Christian's power comes from God through the Holy Spirit. Amen. Ating title, kapatid, is divine power. No? Hindi lang ito basta-basta power, no? Na nakikita natin sa kapaligiran, na merong electricity, no? Sa kotse, no? Hindi yan aandar kung walang battery or walang power. Amen? Walang fuel. Amen? Sa ating Christian life, mga kapatid, paano ba natin pinapaandar ang buhay natin? Sa ganang ating sarili ba? Sino ang driver? Sino driver ng buhay mo, kapatid? Jesus. Amen. No? The Lord, no? Jesus, the Holy Spirit. God is the ultimate source of power, mga kapatid. Who is the ultimate source of power? Si Jesus. Kahit nanghihina ka, yes, you still have that power because the Holy Spirit is with you, is in you. Amen. All power comes from God and is subject to Him. Nasa ilalim ng Panginoon ang kapangyarihan, no? And sabi nga doon, 1 Chronicles chapter 29, basahin natin, kapatid, mula sa verse 11. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Amen. Sa verse 11, ito diniklara, no? Na sa Diyos lahat, ang Diyos lahat ang may-ari, ang Diyos lahat ang may likha, ang may kontrol sa mga bagay-bagay. Kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan. Kanino nagmumula yung kayamanan? Sa Diyos. Amen. At ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. At kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Kanino nang gagaling ang iyong lakas at kapangyarihan, kapatid? Disciples! Kanino? Sa Panginoon. Amen. When you say you are a disciple of Christ, you are a disciple of Christ, you are a follower, no? Ibig bang sabihin noon, meron kang kapangyarihan, kalakasan? Yes. No? Because of Jesus. Because of the Holy Spirit, no? Kaya sa English, sabi doon, yours, Lord, sa iyo lahat, no, ang kadakilaan, the power and the glory and the majesty and the splendor. Marami po sa Old Testament, makikita natin yung pagkilos ng Diyos. Hanggang sa New Testament, nakita natin sa mga man of God, no? Last week, napanggit natin si Gideon. Amen? Ilan yung kalaban? Sobrang dami kasi dami ng bumangin. Sabi nga doon sa binasa natin, kasi dami ng balang, ng locust, no, napasugod sa kanila. Pero anong sinabi ng Panginoon? 300 lang ang iyong itira. Bakit? Para makita mo kung kano ako makapangyarihan. Amen? 300 na tao versus doon sa most likely 50,000 to 100,000. Paano mangyayari yun? Sa ating kaisipan, sa ating finite mind, it is impossible. But with God, nothing is impossible. Amen? He is all-powerful. He is El Shaddai. He is Almighty God. Amen? That is His name. Amen? Kaya sabi,
Maraming natin mababasa, no, sa Old Testament, gaya sa Isaiah chapter 40 sa verse 29. Ang mahihina, mga napapagod, ay kanyang pinapalakas. Basahin mo, kapatid. Ang mahihina, mga napapagod, kanino? Pinapalakas. Pangako ito ng Panginoon. Pag lumapit ka sa Panginoon, meron kang panibagong kalakasan. Amen. Kaya tuwing kailan tayo lalapit sa Panginoon? Tuwing Linggo lang ba? No. No. No? Do you want to grow in power? Sino dito gustong lumago sa power ng Panginoon? Amen. Yes. Make Jesus your priority. No? If Jesus is just an option to you, you will not grow in power. Bakit maraming mga Kristiyano hindi nakakaranas yung talagang full potential nila? No? Yung the best version of their life, the best version of their self. Bakit? Marami pong hadlang eh. Why? Ano ba sabi? Matthew 6.33, seek first His kingdom and His righteousness. All these things shall be added unto you. Kasama ba doon yung kalakasan at kapangyarihan? Yes. Yung gagana yung buhay mo na ang Diyos ang driver. Yes. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa'yo. Yes, ganoon yun. But the condition is, seek first. No? Sa mga pangako ng Panginoon na kalakasan, kapangyarihan, there's always a condition. We need to be associated by God. Amen? Ikaw yung cooperation yan eh, kapatid eh. Partnership yan. Gustong makipag-partner sa'yo ng Panginoon para magkaroon ng talagang na pagbabago sa buhay mo. Yung kapangyarihan niya ay makita, no? But you need to do your part. Sabi mo sa katabi mo, let's do our part. Amen? Sabi sa Psalm 68, verse 35, kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Amen? Kahanga-hanga. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan, lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan. Amen. Ang kalakasan ba kailangan natin yan araw-araw? Amen. Not only physically, not only emotionally, hindi lang mentally, above all, spiritually. Amen. Kapag malakas ka sa espiritu, no, kahit mahina ka sa laman, no, you will be useful by God. Magagamit ang magagamit ka pa rin ng Panginoon. Nothing can stop the purpose of God in your life. Amen. Kaya sabi, says God dito, no? Sa binasa natin, ikaw, O Diyos, you are an awesome God in your sanctuary. The God of Israel gives power and strength to His people. Praise be to God. Sa 1 Samuel, chapter 2, verse 10, lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Amen. Sabi, Samuel, no? Kapag pinapadagundong mo ang mga hukulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. No? Yung unang hinirang, di ba? Si Saul, no? Dito sa libro na ito. At ginamit siya ng Panginoon mightily. Kaya nga lang, nagkaroon siya ng pride. No? And insecure siya kay David. So niyang papatay. No? Kaya naman, dito, sinabi din sa 1 Samuel, mababasa natin, lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Kapag pinapatagundong mo ang mga pulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. No? Lahat ng hinirang ng Diyos magtatagumpay. Kung mananatili ka sa kanyang kapangyarihan. Kung hindi lalaki ulo mo, kung hindi magkakaroon ng pride sa buhay mo at si Jesus lang ang inaasahan mo, you will be victorious. You will walk in victory. You will see God working in you, in your family, in the country, no, in the community. Why? You surrender to God. No? Ganoon po kumilos ang Panginoon eh. Kaya, sino yung may control sa kulog? No? Ang Diyos, kiblat. No? Di ba kailan lang merong, sabi nila, tornado ba yun? Dito sa may gentry. Meron din sa Santa Cruz, Manila. No? Mga calamity, pinapahintulot ng Panginoon, no? Para hindi malimutan ng tao na may Diyos na makapangyarihan. Yes, amen. Yung mga lindol. No? Dahil ang tao, pagaspang ng pagaspang ang ugali. No? Alam niyo bakit patas ng pilihin? Mga swapang kasi mga tao. Amen? They think they are all powerful. No? They think there's no God. Amen? Pero pinapaalala ng Diyos through calamities. No?
Pinapatagundo ang mundo. That you must know that there is God in heaven. Amen? Na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. He is all powerful. He is almighty. Kaya sabi doon sa Micah chapter 3 sa verse 8. Subalit ako'y kuskos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang kasalanan. No? It takes power of God para ikaw ay magtagumpay sa misyon na binigay sa iyo ng Panginoon. Ito si Propeta Micah, Propeta Micah. No? Hindi niya maipapahayag sa Israel yung kanilang mga ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi doon, kuskos ng kapangyarihan. Bakit kuskos ng kapangyarihan? Dahil sa Espiritu ng Diyos. If the Holy Spirit is filling your life, no, from the inside out, you will be powerful. Amen. Dynamite power. Amen. Sabi din sa Biblia. Kaya sabi, I am filled with power, sabi niya, with the Spirit of the Lord. Diba? Not by might or by power, but by Spirit, says the Lord. Hindi yung kapangyarihan na alam mo dito sa mundo. No? Hindi yung talento mo. Hindi yung pure skills mo lang. No. It is by the power of the Holy Spirit that you will be victorious. Kapatid. No? Sa lahat ng ginamit ng Panginoon, no? Mga tinawag niya at ginamit ng Panginoon, hindi nila kaya sa sarili nila. Amen? Nakita niyo ba yun? Merong mga kanya-kanyang kahinaan. Katulad natin, meron tayong mga kahinaan pa because we are here in the flesh. No? Nabanggit ka rin yung sanctification, we are under construction. No? As we walk with God, habang nakikinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos at iyon ay ating isinasabuhay, talagang kikilos sa kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit in your life. Amen? Kahit di ka magsalita, makikita yan. Na ikaw ay merong pagbabago. Na kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. No? Makikita yan, una, ng mga kapamilya mo, ng mga anak mo, ng mga kapatid mo. Una sa bahay, makikita yan. No? Hanggang sa kung sino mga makasalamuha mo, they will know that you belong to Jesus. Amen? Kaya sabi, basahin natin sa next verse dito, kinanta natin, no? I'm not ashamed. Hindi ako nahihiya. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at din sa mga Griyego. Ano ang magandang balita, kapatid? Na ang Panginoong Hesukristo ay naparito upang ilalayan ang kanyang buhay, upang tubusin ka sa iyong mga kasalanan, sa aming mga kasalanan. At hindi siya nagpiling patay. Pagkatapos ng ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. At maraming nakakita mo. No? Pinatunayan niya na maging ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. All power, all authority, vested, sabi doon, binigay sa Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. No? Kaya napakahalaga ng worship, kapatid. Napakahalaga ng pagsamba natin sa araw-araw. No? Every knee shall bow, every tongue shall confess. No? At makikita yun ng lahat ng tao. No? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ito yung gospel, ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, yung mga nagre-reject, no, sa gospel. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen? Yung gospel para sa isang Christian, napakahalaga yan. No? Pag tinanong mo isang Christian, what is the gospel to you? No? Ano kaya yung sasagot niya? Ah, yun, yung lagi sinasabi ni Pastor. No? Ano ba? What is the gospel to you? Sabi dito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo. Yun yung gospel, kapatid. Bakit namatay si Kristo? No? For us to have a holy life, eternal life, no? Buhay na masagana at kasiyasiya. No? Ibig sabihin, ang buhay na masagana at kasiyasiya ay ang banal na Espiritu. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, no? Buhay na masagana at kasiyasiya yun.
Kahit sa pagdali ng pagsuko, pagdali ng unos, yes, masaya ka pa rin. Because the Holy Spirit is in you. Hindi ka niya iiwanan. You still have that power. Kahit nasa kulungan, yes, si Pablo nasa kulungan. Pero masaya siya, umaawit pa nga sila. Amen. Silas, eh. No? They are singing like amazing praise of God. No? Bakit? Because they know they have the power of the Holy Spirit. Hindi hadlang ang mga problema sa buhay. No? Para hindi kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? There will always be power in your life kung konektado ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Ang mensahe ng Panginoong Jesucristo sa atin, yung gospel. Sa next verse, sabi dito, sa Acts chapter 1, verse 8, basahin natin, kapatid. Subalit natanggap kayo ng kapangyarihan. Sino nakatanggap dito ng kapangyarihan mula sa Diyos? Yes, you receive it by faith. Amen. Subalit natanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ano ang palatandaan na isang Kristiyano ay napupuspos sa kapangyarihan ng Diyos? Kung siya ay magiging saksi. Amen. Kung ikaw ay hindi mo kinatahiya si Kristo, no? Nakikita doon yung kapangyarihan ng Diyos. At kung merong pagbabago na mula sa Diyos, yung prutas of the Holy Spirit. Amen. Ang kapangyarihan ng isang Kristiyano, yung kanyang abilidad to do anything of worth is received from the Holy Spirit. When Jesus ascended on high, He told His disciples to wait. Anong sabi ng ni Jesus? Maghintay kayo. No? Doon sa lugar na yon at matatanggap nyo ang Banal na Espiritu. Sino dito ang handa maghintay? Wait upon the Lord. No? Marami sa atin, di ba, naiinip pag mahaba yung pila. No? Lalo yung mga nagko-commute, lalo na yung mga kumipila sa mga bilihan, pamilihan, no? Naiinip. Pero, no, ang sabi ng Panginoon, let us learn to wait upon the Lord. Huwag natin paunahan ng Panginoon. Sabi, hintayin ninyo. No? Hintayin ninyo yung pangunguna ng Banal na Espiritu. Because without the Holy Spirit, the disciples will be just spinning their wheels. Ibig sabihin, walang mangyayari. Walang mangyayari sa buhay mo, walang pagbabago sa pamilya mo, no? Sa komunidad, kung wala ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. No matter how talented you are, kahit gaano ka pa katalino dito sa mundo, kahit gaano ka pa katalentado, kahit gaano ka pa ka-energetic, kahit gaano ka palaging masigla, no? Limited lang yan, kapatid. But the power of God is an unlimited source of power. Amen? Kaya sabi, kung wala ang Banal na Espiritu, makakapag-witness pa sila? Kung wala ang Banal na Espiritu, tatagal ba sila sa persecution? Tatagal ka ba sa mga taong naninira sa'yo? Mamahalin mo pa kaya sila? Yung mga umaaway sa'yo? Yung mga naninira sa'yo? Hindi mo magagawang magpatawad kung wala kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo magagawang magpasensya. Hindi mo magagawang umintindi at lawakan ang iyong pangunawa kung walang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Only the Holy Spirit can teach you how to love like Jesus. Amen. Hindi tayo marunong umibig, kapatid. Alam lang natin yung ibigin natin yung kaibig-ibig sa atin. Yung may gusto lang sa atin. Pero kung hindi mo ako gusto, hindi rin kita gusto. No? Pag minura mo ako, mumurahin kita 10 beses. Yun yung alam ng pag-ibig ng tao. Pag siniraan mo ako, masisiraan kita. No? Pero may Jesus, pag sinampal ka sa kaliwa, hapat mo yung kanan. Yes. Amen. Panalangin mo, pagpalain mo, amen, yung mga umuusig sa'yo. No? Magagawa mo ba yun kung walang kapangyarihan ng Diyos? No. You cannot do it. No? But with God, we can do it. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Who gave me the power, no, to conquer. Kaya sabi, ang kapangyarihan ng mga Kristiyano ay nakasalalay sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Amen.
Ephesians 3:16. Nang sabi dito, itinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay. Amen? Spiritual. Buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Amen? Mayaman ba sa kapangyarihan ng Diyos? Yes. No? He can supply all your needs above all yung iyong spiritual needs. Amen? Kaya sabi, itinadalangin. Sino yung nananalangin dito? Si Pablo. Pinapanalangin yung mga taga-Epeso sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Lalakas ang ating buhay espiritual. Ito. Amen? Sino may lalakasan dito? Amen. Yes. Why? Bakit? Bakit meron kang lakas sa araw na to? Yes. No? At malalaman mo na talagang na patuloy kang binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon through the Holy Spirit pag lagi kang uhaw. Amen. Pag lagi gusto mong manalangin. Amen. Amen? Nang umusap ang Panginoon sa'yo at gusto kanyang gamitin. Amen? That's how Christian life works. Christianity is impossible without the power of God. Sinasabi nila, ang buhay Kristiyano ay mahirap. Kapatid, hindi mahirap. Ang buhay Kristiyano ay imposible. Imposible mong magampanan kung sa sarili mo lang. Yes. Amen? Yan po, no? Kaya sabi dito, panalangin, we do not lose heart. 2 Corinthians 4:16. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Amen? Hindi sila nawawala ng pag-asa. Sino may pag-asa ngayon sa umaga na to? Amen. Yes. Hindi sila nasisiraan ng loob. Kahit grabe na yung sitwasyon nila sa mga taga-Corinthians, kay Pablo, kahit na humihina ang aming katawang lupa, kahit meron karamdaman, yes! Yes. Hindi ka nasisiraan ng loob. Hindi ka nawawala ng pag-asa dahil konektado ka sa kapangyarihan ng Diyos, sa banal na Espiritu. Patuloy namang pinalalakas ang aming Espiritu araw-araw. Kahit nangihina ka, kapatid, sa laman, no? Ang Espiritu mo ay patuloy ang lalakas. Amen. Yes. Amen. At yun ang nais ng Panginoon na makilala mo siya ng lubusan sa buhay mo. Kasi kapatid, kung walang pagsubok, kung walang paghihina sa ating buhay, ma-appreciate mo ba yung kalakasan ng Diyos? Hindi. Malalaman mo ba ang makapangyarihan ng Diyos? Hindi. Kung walang mga pagsubok, kapatid. No? Kaya sabi, a Christian's power from God enables him or her to become a servant of the gospel. Amen. Kahit merong nararamdaman tayo sa physical, no, at may kaguluhan dito sa mundo. Ephesians 3:7. Sabi doon, sa kagandahan loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod. Bakit tayo naging lingkod? Dahil sa grasya niya. Kagandahan loob ng Diyos, no? Hindi ka magmamalaki, ay kaya ako nandito ngayon dahil sa sarili kong talent. Dahil inborn yung talent ko. Inborn akong matalino. Kaya ako narito. No. No? Kaya tayo narito dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Amen. Kaya tayo nakakapaglingkod dahil sa kagandahang loob ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita. Amen. Ibahagi ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Ang tungkulin ito ay ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Tungkulin. Kapatid, meron tayong tungkulin. Huwag natin kakalimutan yun. No? Lalo na mga kabataan, kahit sa ating mga young at heart, no? Meron tayong tungkulin. Amen. Iba yung career, iba yung calling. Yung calling, hindi ka pa ipinapanganak ng dumeno. You are born with it. Yun ang calling mo. Yun yung gift mo. Amen. Yung career, ikaw yung pumili nun. No? Yung skills na gusto mo, ikaw yung pumili nun. Pero, no, ang maganda dito, yung kapangyarihan ng Diyos, amen, ang magsusustain sa'yo kapag siya ang inuna mo. Amen? Yun ang pangako ng Panginoon sa atin eh. He will enable us, no, to become a servant of the gospel. God's grace given to us through the working of His power. Next verse, anong sabi dito? Nang makita ni Pedro
ang mga tao, sinabi niya. So, siguro familiar sa inyo yung kwentong to, no? Nagpagaling si Apostle Peter. Sabi doon ni Pedro, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? No? Tataka sila eh, namangha sila eh. Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo eh, napalakad namin siya sa sarili namin kapangyarihan o kabanalan? No? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakda ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na ito ng palayain siya. No? Ano yung nangyari dito, kapatid? No? Merong pinagaling si Apostle Peter at yung mga disciples doon sa lugar na iyon. Sabi sa next verse, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayari ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng iyong nakikita. Amen. There is power in the name of Jesus. Amen. Jesus, kung ikaw ay mananalig. Kapatid, ano yung mga karamdaman mo sa sarili mo? Not only physically, we're talking about the totality of your being. No? Mabigat ba ang emosyon mo ngayon? Marami pang gumugulo sa isip mo ngayon? Do you believe that there is power in the name of Jesus? Amen. No? Kaya sabi, ang isang kapangyarihan ng Kristiyano ay hindi sa kanya. Amen. Wala kang may pagmamalaki. Yes. Ay, kaya gumaling yan si sister, pinag-pray ko yan. Si brother, nilihan ko yan. Kaya gumaling yan dahil sa akin. Kaya send ko Gcash mo. No. No? Sabi ni Pedro, bakit kayo nagtataka? Bakit nyo kami tinititigan na para kami yung sinasamba nyo? Amen? Naalala nyo sino pa sila Pedro? Hindi sila nagpapasamba. Bakit? Sinasabi nila, balikan natin, doon sa verse 12, akala ba ninyo na palakad namin siya dahil sa sarili namin kapangyarihan? No. No? Dahil iyon, sa pananampalataya kay Jesus, kaya siya nakalakad. Amen? Kaya nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay niya. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Dahil yun sa gospel. Dahil yun sa salita ng Panginoong Jesus na tinanggap niya at pinaniwalaan niya. Amen. Kaya walang imposible, kapatid. Kagalingan sa Panginoon, it is available. Kalakasan, available, kapatid. God is active. Yes, amen. Until this age. Amen, amen. No? He's the same yesterday, today, and forever. He is active. The question is, are you active? Amen. Lagi kasi may idle time eh. Hindi ka active in prayer. No? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Ipanalangin mo, itaas mo sa Kanya. Ang ginagawa mo, alala ka ng alala, hindi mo naman pinapanalangin. Amen? Kaya ang ginagawa ng mga tao, kahit sinasabi Kristiyano sila, alala sila ng alala, salita sila ng salita, ng mga pag-aalala nila, mga negatibo mga bagay, hindi mo naman itinataas sa Diyos. Ang utos ni Kristo, huwag kang mag-alala sa bukas, itaas mo sa Diyos ang iyong pangangailangan para maranasan mo yung kanyang kapangyarihan. Paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung puro paalala, hindi ka aktibo sa presensya niya? No? If Jesus is just an option to you, you will not grow in power. You will not experience His power. Yes, God is almighty, God is all-powerful, pero bakit, no? Amen, God is powerful, palakpakan natin ang Diyos. Yes, He is. Yes, He is. He is almighty. Pero the question is, are you active in God? Active ka ba sa relasyon niyo? Active ka ba sa relasyon mo kay Jesus? No? Si Apostle Peter, active ba siya? Yes. Kaya nga nagkaroon siya ng gift of healing eh. Alam niyo ba kahit sino sa atin pwede magkaroon ng gift of healing? Kung gagamitin ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, pwede. No? Kung kinakailangan. Ang tanong ko kapatid, does God heal everyone? Does God heal everyone? What's the answer? Yes. Yes and no. Parehas yan kapatid.
Bakit? There's a purpose. No? There is always a purpose. Bakit gusto mong gumaling? Ano ang intention mo? Tingnan niyo ni Jesus. Huh? Yung bulag, bakit gusto nung makikita? Ano kayo yung puso nito? No? There's always a purpose. Ayan, by for the glory of God. O pag gumaling ka na, parang yung isa sa sampung ketong hindi na gumaling, isa lang yung gumaling. Amen? Kasi marami, no? Ang hinahangad lang nila, healing, healing, hindi nila hinahangad si Jesus. They are always after the blessing, but they are not after the blessor. Yun ang problema, kapatid. Kaya hindi nararanasan ng marami ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kanino ka ba nakatingin? Si Pedro, nung pinalakad siya ni Kristo sa ibabaw ng tubig sa dagat, nakalakad ba siya? Oo, hindi. Sagot. Yes. Oo. Dahil kanino? Sa kapangyarihan ng Diyos. Yes. Na nakafocus siya kay Jesus. Nakalakad siya ilang step eh. Yes. No? Yes, Peter. No? Nakalakad siya sa ibabaw. Ang silang dalawa ni Jesus. No? So parehas na silang dalawa ni Jesus na nakakalakad sa tubig. Amen? Amen. The picture out, di ba? Yes. Tapos, anong nangyari sumunod? Nagkaroon ng malakas na alon. Malakas yung hangin. Malakas na hampas. Asan nakatingin si Peter? Doon sa alon. Yes. He lost his focus. Kapatid, when you lose focus on Jesus, you will lose the power. Yes. Lulubog ka. No? Yung sa ibabaw ng tubig na yun, yung tubig na yun na malalaki, malalaking alon, it represents yung mga problema. Yes. It represents yung mga pagsubok mo sa buhay. Yes. No? Ang sinasabi ng Panginoon, kaya mong lumakad sa ibabaw ng mga problema mo. Amen. No? Because of my power is in you. Kaya mong laaran yan. Kaya mong mag-relax. Kaya mong mag-floating sa ibabaw ng mga problema mo na nakangiti at nagpukuri sa Panginoon. Amen. Kaya mo eh. Si Pedro natuwa niya eh. Pero bakit lumubog? Dahil nawala yung focus niya. No? The moment you lost your focus on Jesus, that is the moment you will drown in your problem. Lulubog ka sa problema. Pero the moment na nakafocus ka kay Jesus, lalakaran mo lang yung mga problema mo sa ibabaw. You will walk in water. The Spirit will lead you to walk, no, in victory. Kaya, nung dito naman sa scenario na to, no, nung mga panahon kasi na yun, mga kapatid, nung si Pedro ay nakalakad sa tubig, hindi pa ganun kalaki yung pananampalataya niya. Amen? Pero nung talaga nag-resurrect na ang Panginoong Jesucristo pagkatapos nun, at bumaba yung banal na espiritu na tanggap nila, grabe! No? Siya yung pinakamatapang eh, na ipangaral si Jesus. Amen? At nagkaroon din ng kapangyarihan nakita ng mga tao dito sa scenario na ito, na padali yung hindi makalakad. Amen? Upang, ano bang purpose nun? Upang mapapurihan ang pangalan ni Jesus. Amen? Walang ibang intention, walang ibang motibo. No? Kasi mga tao, lalo na mga Pilipino, laging na ano yan eh, uy, saan yung may himala? Diba? Punta tayo doon, naghihimala daw yun. No? Ganun eh. Yung kanilang isip, akala nila, sa lugar yung kapangyarihan. No. God is omnipresent. Kahit saan, kapag nanalangin ka, amen, at nakapokus ka kay Jesus, the power of the Holy Spirit will fill you. No? And you will experience yung talagang kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Na-experience mo lang, kapatid, na sobrang laki ng problema mo, pero may kagalakan ka. Amen. May kapayapaan ka. Amen. Hindi ka nag-aalala bakit. Tinaas mo na sa Diyos eh. Amen. Amen. Kahit nasa hospital ka, di ba? Di ba? Kahit nandoon ka, naka-confine ka doon, yes, you can still walk in victory. Why? Jesus is with you. Jesus will never leave you. Amen? Kaya sabi, ito yung pinangaral nila Apostle Peter. Ang kapangyarihan ng isang Kristiyano ay galing sa Panginoon. God enables him to endure suffering, katulad ni Apostle
Pablo. May sakit siya sa physical. Yes. In 2 Timothy 1, verse 7. Sapagkat ang espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan. Yes. Hallelujah. Hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitigil sa sarili. No? Meron ka na ngayong self-control. Yung dati-dati, lagi kang magagalitin. No? Lagi-lagi nga kung ano lumalabas sa bibig mo ngayon. No? Unti-unti nagbabago na. Bakit? Meron ng pag-ibig sa sarili. Meron ka ng pag-ibig dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa ibig, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Kahit marami kang problema, kahit marami kang kahinaan, huwag kang mahiya na magpatotoo para kay Kristo. Amen? At huwag mo rin akong ikakahiya. Amen? Sabi ni Paul kay Timothy, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. No? Prisoner siya eh. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. I say it again, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. I declare it, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Who is your hope, kapatid? Kanino nakasalalay ang kalakasan mo? No? Anong espiritu meron ka? Anong espiritu meron ka? Spirit of power, sabi dito. Hindi espiritu ng kahinaan ng loob. No? Ang Diyos ang nagpapalakas ng loob mo. Sa tingin mo, hindi mo kaya. Ang Diyos ang nagpapalakas ng loob mo. Amen. A Christian power is perfected in weakness. Amen? Kaya sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Anong sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen? Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Ibig sabihin, hindi ka nahihiya sa mga kahinaan mo dahil alam mo ang Diyos ang magpapalakas nito. Amen? Kaya yun ang sinabi ng Apostle Paul eh. Ang kapangyarihan ng isang Kristiyano ay nagiging perpekto sa kanyang kahinaan. Bakit? Bakit? Bakit pinaparanas ka ng Diyos ng panghihina? Para sa kanya ka lang umasa. Amen. 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 Para sa kanya ka lang umasa. Para hindi ka umasa sa kung kanino, kung sinong tao, kung sinong mahusay na doktor, kung sinong albularyo. No? Sa Diyos ka aasa. And you will experience His grace sufficient sa iyo. Amen. A Christian finds power in prayer. Amen? Santiago chapter 5, sa verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Dito mo may experience ang power. Upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The power of a righteous man is powerful and effective. Paano naging righteous? Dahil inamin mo yung kasalanan mo. Alam mo kapatid, kaya maraming tao, kahit sinasabi na Kristiyano sila, walang kagalingan sa buhay. Hindi kasi nila inaamin yung kanilang kahinaan. Amen? Bakit hindi ka tumatanggap ng kapangyarihan ng kalakasan mula sa Diyos? Hindi mo kasi inaamin na mahina ka eh. Yes. Lagi mong pinagmamayabang na malakas ka, matagal na akong Kristiyan, wala yan, kaya ko yan. No. Aminin mo yung kahinaan mo, even your sins. Sabi dito, aminin nyo sa isa't isa yung mga kasalanan na kung saan mahina kayo. No? No? Sa matagal na panahon, no, teenage years ko din, I struggle with pornography. Pornografiya. No? Yung mga nakikita ng mga kabataan sa internet, no? Struggle yan. No? Lalo na sa mga kalalakihan. Paano ka makakapapatagumpayan yan, yung kahinaan mo na yan? No? Only by the power of the Holy Spirit. Yes. Yes. Yung drugs, no? Bisyo, how can you
conquer that vices. Aminin mo sa Diyos. Lord, hinanghina na po ako. Diba? Yung mga tao, yung mga addict, ayaw na nila eh. Ayaw na nila. Pero bakit wala silang kapangyarihan over that vices? Why? There's no surrender. No? Naghahanap sila ng ibang option. No? Hanggang sa makita nila that the only option is Jesus. Kahit sa doktor, sasabihin nila, ipagpa sa Diyos na lang po natin. Amen. E bakit mo hindi inuna ang Diyos? Hinantay mo pa mahuli. Kapatid, aminin mo sa Panginoon yung kahinaan mo, yung kasalanan niyo sa isa't isa, aminin mo. No? At mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang kondisyon eh. Hanggat hindi ka umaamin, hindi mo mararanasan. Amen? Hanggat, sabi doon, ipagtapat ninyo, hanggat hindi ka nagtatapat. No? Nagpapakilala ka sa mga tao, sa mga kapatiran, nagpapakilala ka ng ganito kang klaseng tao, yun pala ay hindi. No? Ibang klaseng tao ka pala kapag sa bahay, ibang klaseng tao ka pala kapag sa ibang lugar. You're living a double life, you're living a triple life, kaya hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Hindi ka tapat. Pero kung tapat ka sa Diyos at sa tao, mararanasan mo, kapatid. Sabi doon, kapag nanalangin ka, you are righteous in the sight of God, your prayer will be heard and you will experience the fantastic awesomeness, no, of power of Jesus. No? Bakit? Kasi pastor, nakakahiya pag inamin ko sa church na chismoso ako. Pastor, nakakahiya kapag inamin ko na palamura ako. Kapag inamin ko na marami akong naging kabit noon. Nakakahiya, pastor. Kapag inamin ko yung nakaraan ko, gusto ko makilala lang nila ako na ganito lang, simpleng tao, ang bait-bait, hindi makabasa at pinggan. Walang pag-amin, walang kapangyarihan. Kung walang pag-amin, walang kapangyarihan. Nahihiya ka? Sinasabi ng Diablo, nahihiya ka, kahiyahiya ka. Huwag mong pakinggan ang kasinungalingan ng Diablo. Kapag sinabi mo ang kahinaan mo, ang mga pagkakasala mo na pinagsisisihan mo, ang mapapahiya ka ay ang Diablo. Yes. Tapatakan mo ang mga alakdan and you will have a power and authority that comes from God. Yes. Huwag kang mahiya. Magpatotoo, huwag kang mahiya kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Marami, yun yung hadlo eh. Walang katapatan. Yes. Marami kang pinatago eh. Amen. No? Kaya, walang kapangyarihan. Amen. So, if you want to be righteous before God, no? You admit your weakness. Amen. Katulad ni Apostle Paul, he admitted his weakness. Katulad din ng mga ibang Christians, no? They admitted they are not perfect. No? They are not perfect. Even pastors, even leaders, yes. No? Lahat tayo mga kapatid, let us be transparent in the sight of God. Amen. If we want to experience His power, His divine power. Hallelujah. Amen? God empowers Christians for ministry. Amen? Para meron kapangyarihan sa pag-ministry. Aliunahin mo, ipagtapat mo muna yung sarili mo. Huwag mong pagtakpan. No, kung ano yung nangyayari sa pamilya mo, huwag mong konsentihin. Huwag mong pagtakpan. Huwag mong pabulaklakin. Kung gusto mong maranasan ang pamilya mo, yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah? Yes! No? Kung yun siya, mahina siya dun eh. Ipanalangin natin. Amen? Hallelujah. Ipanalangin ninyo ang isa't isa para kayo'y magsigaling. Bakit marami hindi nakaranas ng kagalingan? Ayaw umamin eh. Ayaw magpatawad. Yes. Hallelujah. Ayaw i-release yung hadlang. When you release, no, that clog, yes, no, yung humahadlang sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kapag binulalas mo yan, nirelease mo yan, magpo-flow like water. Amen? Hallelujah. Like a source of water. No? And you will be baptized by the Holy Spirit. Amen. And you will see victory in your life in
Let us not be ashamed. Amen. Let us not be ashamed. Kasi ang lalabas nun, magiging hipokrito ka lang. Amen. God empowers Christians for ministry. To speak in His name with confidence in His abiding presence. Matthew 28, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kanino binigay? Kay Jesus. All authority, all power. Kaya bumayo kayo. Ito yung Great Commission. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Yes, hallelujah. Hanggang sa katapusan ng panahon, Jesus will always be with you. No? As you share the gospel. As you live a life for Jesus. Live a life for His glory. He will never leave you. Amen? Abide in His presence. Kaya pumunta si Jesus at sinabihan ng kanyang mga disciples, I have been given all authority. At ibinibigay ko ito sa inyo. No? Yung mga masasamang gawa ng kaaway, kaya mo pong palayasin yan sa buhay mo? Yes! In the mighty name of Jesus. No? Hindi sa sarili mo, ha? It's always in Jesus. Amen? Ephesians 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Amen? Higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa hinihiling mo, kaya-kaya ni Jesus dahil walang imposible sa Kanya. Amen? Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin. Kapangyarihan kumikilos sa ating lahat na sumasampalataya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. No? Nagsasabi sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos is beyond our comprehension. Higit pa sa iniisip mo, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. His divine power is at work in Christians to do far more than all we can ask or conceive. Amen? Gusto mo bang maging full potential ang buhay mo, kapatid? Sino dito ba gusto mo maabot yung full potential niya? Yes, na magamit siya ng Panginoon. Yes. No? Sa kaduluduluhan ng buhay mo, masasabi mo na I have fought the good fight. Yes. Na sa kaduluduluhan ng buhay mo, Lord, thank you, sinamahan mo ko sa misyon na to. And now, I will come back to you. Amen? Sa kaduluduluhan ng buhay mo, no regrets because you do it for Jesus. You did do it for the glory of God. Alam mo kapatid, para walang pagsisisi sa buhay mo, you do it for Jesus. Everything. Amen? Abide in His power. Kaya sabi, He gives ability, strength, skill, resources. Amen? Who is the ultimate source of power? Jesus. No? Wala kang naiisip na paraan, meron pa rin paraan si Jesus. No? Ang nasa harap mo ay yung dagat na pula na parang kaharap nila Moses noon, hahatiin yan ng Diyos para makadaan ka. Ganun mo kapangyarihan ng Diyos. Amen? Noong mga panahon na laging yung prayer meeting kila Pastor, naalala niyo? Yes, I always pray, Lord, bigyan mo ako ng trabaho para hindi kami magkawatak-watak ng mga kapatid ko, ng pamilya namin. Amen? Did God answer it? Yes, by faith. By faith. And now, 7 years na ako dun sa binigay na trabaho sa akin ng Lord. Amen? 7 years and counting, turning 8 years. No? And counting. No? And God gave me beautiful wife. Amen. Hallelujah! Because of the power of God! God gave me a beautiful family. Why? Because of His power. Amen. You abide in His presence. Nothing is impossible. 8 years ago ba, naisip kong ganito? Yung mangyayari na okay pa yung pamilya namin? Hindi ko maisip yun. Hindi ko maisip yun. Ang isip ko nun, Pastor, kakawatak-watak na lang kami. Ako na kami, pupunta kami sa summer. Tapos, paghahati-hatihan kami kung sino may bubuhay sa amin. Amen? Punta kami kay Pastor. But God
answered prayers. Do you still believe that God is answering your prayers today? Amen. God is your home today. Amen. He's powerful. Amen. Beyond your comprehension, higit pa sa iniisip mo, higit pa sa inaakala mo. Bakit? Ano sabi doon? Higit pa kaysa maaaring natin isipin o hinihin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin, mararanasan mo, kapatid, ang kagandahan loob niya. Anong dapat mong gawin? Ano yung parang mo, kapatid? Aminin mo sa Diyos yung kahinaan mo. Aminin mo sa Diyos yung pangangailangan mo. Desire God more and more in your life. Amen? It's always about Jesus. It's always for His glory. Amen. Kaya sabi, meron ka na ngayong authority. Amen? Sino dito binigyan ng authority ng Panginoon? Tumanggap ng authority? Yes! No? Yung mga masasamang bagay sa pamilya mo na nilagay na kaaway, yung mga strongholds, pwede mo yung palayasin in Jesus' name. By the power of prayer, by the power of the Holy Spirit, no? You can conquer those evil spirits na gumugulo sa iyo. Amen. Kaya sabi, yes, hallelujah. Ephesians 1:19. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya, ang dakilang kapangyarihan din yon, ang muling bumuhay kay Kristo. Same power. It is the same power na bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Siya ay naluwalhati. No? Kaya nga sinabi sa Biblia, kasama tayong maluluwalhati ni Kristo. Bakit? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen? Sa kanyang di masukat na kapangyarihan na kumikilos sa lahat ng nananalig sa kanya. Kapatid, where is your faith? Where is your faith? Amen? Katulad ng example kanina, yung bumbilyo na yan, iilaw ba yan kung di yan konektado? Sa power? Hindi. No? It will be useless. It's meaningless. No? Para natili lang yung bombilya. Pero kung konektado yan, no? It will be useful. No? At matutupad nga yung kanyang purpose sa buhay. Amen? So, sabi doon, nothing compares to His great power for us who believe. Walang imposible sa lahat ng nananalig. Amen? Sa lahat ng naniniwala, walang imposible ikilos ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa buhay mo. This power of God gives believers is the same power that raised Jesus Christ from the dead and seated Him in heavenly places. Kaya mga kapatid, disciples, are you still alive? Amen. In spirit. Amen. Parang yun ba? Tulog niya in spirit. Disciples, are you still alive in spirit? Are you with me? Amen. Hallelujah. Believers have a tremendous reason to rejoice. Ngayong araw, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in His presence. Napakadakila ng Diyos. Napakaraming rason para magsaya at magpuri sa Kanya. Kapatid, mas marami pa kaysa sa problema mo. Mas maraming rason magalak kaysa malungkot. Amen. The Bible says, a Christian power supplies all we need. No? For living a holy life in this world. Yun po yung binasa kanina. 2 Peter 1:3. By His divine power, God has given us everything we need because of the Holy Spirit. He is everything you need. No? To live a godly life. We have received all this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Amen and amen. Kaya sa lahat ng sumasampalataya ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa iyo at hindi lang sa iyo, sa pamilya mo at hindi lang sa pamilya mo, hanggang sa mga kapitbahay mo, hanggang sa komunidad na ito at hanggang sa buong mundo. Amen. Amen. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw lang ang naglilimita, kapatid. The problem is in us. Kaya right now, kapatid, right at this moment, no, this is the perfect moment that you come to Jesus at ipagtapat mo sa Kanya lahat. Kapatid, tayo tayo. Amen? Pagtapat mo sa Kanya lahat, Lord, ito po yung kahinaan ko.
Lord, dito po ako nag-i-struggle. No? Lord, I know ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay tunay, Lord God, na walang hanggan, Panginoon. Lord, may problema sa pamilya namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang may magagawa. I believe in your power. I believe in your miracle. Kapatid, yes. Do you still believe that God is working in you? Do you believe that God will work His miracle in you? Yes. Hallelujah. To those who believe, God is speaking to you right now. God is touching you right now, right at this moment. Focus on Jesus. It is between you and the Lord. No, ipagtapat mo sa Kanya. Kahit hindi sambitin ang iyong mga labi. Right now, right at this moment, right at this very moment, the Lord is touching your heart. The Lord is looking at you. The Lord is embracing you right now. Amen. The Lord is strengthening you right now. Speak to us, O Lord. Hallelujah. Have your way in us. Have your way in this ministry, Lord. I commit to you, Panginoon, this ministry na binigay mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Lord, we surrender all to you our weaknesses, Panginoon. Ang mga pagkukulang namin, O Diyos, tinataas namin sa iyo, Lord. Ikaw lamang ang makapagkumpleto sa buhay namin, Panginoon. Yes. Lord, ang problema sa pamilya namin, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang may magagawa, Panginoon. Amen. I declare your power, Panginoon, in our family, Panginoon. Yes. I declare your power in DOCGM ministry, Panginoon. I declare your power, Panginoon, in each and every one. And you will be strengthened by God. Receive. Right now, Panginoon, sa iyo lang namin, Panginoon, inilalaga ang